pala sa mga motorista dyan, siguruhin ninyong may tamang distansya kayo sa mga taong tumatawid sa kalsada dahil uso ngayon ang mga nagpapanggap na nahagip ng sasakyan. Tulad na lang ng mga nagtataho o nagtatahong ito na sobra-sobra ang acting na kunwari siya ay nasa gasaan ng isang dumaang kotse at pagkatapos ay maniningil pa ito. Kung paano nga ba isinagawa ng lalaking ito ang kanilang panloloko sa mga motorista, alamin natin sa trending report ni Victor De Guzman. Huli sa dashcam ang acting ng pekeng pagpapasagasa ng isang magtataho habang ito ay tumatawid sa isang kalsada. Sa simula ng video, makikita ang magtataho sa hindi kalayuan habang unti-unti itong nag-aakmang tumawid sa kalsada. Sakto ang paparating na kulay itim na Toyota Vios at biglang ipinahagip ng magtataho ang kanyang buhat. Ayon sa isang netizen, halatang halata na sadya nito ang pagpapasagasa dahil walang laman ang kanyang buhat-buhat na lalagyanan ng taho. Pagkatumba nito, mapapansin naman na paatras at kabaliktaran ang direksyon ng pagkakaikot ng lalaki sa halip na ito ay paabante. Nakapanayam namin ang nagpost ng video na ito na si Ronald at ito ang kanyang pagsasalarawan sa nangyari. Nagpa-park kasi ako talikod. Mm-hmm. So kami lahat nung sa family ko, nakatingin kami sa likod. Tapos yung iba naman nag-uusap-usap. So okay, nung paatras akong ganun, so nakatingin ako sa likod. So nung narinig na namin bigla, may nagbanggaan na. So pagtingin namin lahat dun sa harapan, nabangga na yung magtataho. May mga pumunta ng mga tao, so nag-park na muna ako. Nasis ako nung parking boy. So bumaba kami, pagbaba, sinilip namin kung anong ginagawa nila. So tinutulungan, bumaba na yung, nag-stop naman yung naka-Vios, isa may kanto. Tapos bumaba siya, nalapitan niya yung magtataho. Tapos parang naririnig ko, parang dadali na yata siya sa hospital kasi malapit dun siya. Okay. Malapit yung orthopedic hospital doon sa may Banawi. Sa Banawi kasi yun, sa may tapat mo causeway na restaurant. So parang narinig ko, dadali niya na sa hospital yung lalaki. So nakita ko, dinala nila yung, nilagay pa nga nila yung walang laman na taho doon sa trunk ng Vios. Tapos umalis na sila. Mm-hmm. Ayon sa kanya, habang kumakain na sila sa restaurant, ay naisip ng kanyang ama na baka modus ang nasaksihan nilang pangyayari. Dahil naging biktima na din siya nito, ngunit isang may buhat na bigas naman ang nakapambiktima sa kanya. Ito naman ang mensahe ni Ronald para sa mga motoristang maaaring mabiktima ng modus na ito. So maging aware rin tayo sa mga sasakyan na kapaligid sa atin. Kung mayroon silang mga dashcam, i-review muna yung mga dashcam nila o humingi ng tulong sa ibang motorista. Sa kung sakaling kailangan natin ng ebidensya para ano nga, para maging tama yung gagawin natin na action. Hindi na natukoy pa kung ano ang nangyari matapos dalhin ng driver ng Vios ang magtataho sa ospital. Dagdag pa ni Ronald, sana ay magmistulay itong babala sa lahat ng mga motorista. Para sa MBC Network News, Victor De Guzman, DZRH News, naglilingkod sa pagbabalik. Para updated ka sa mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment at iring ang bell para araw-araw updated ka.